sabi ko naman sa inyo, dito sa Royal Enfield, sila na namimilit eh. Talagang, since hindi ako magte-test ride, pero sabi nga ni Sir Nathan, eh baka daw gusto kong marinig yung Hunter 350. Sabi ko, okay lang sa akin, pero sabi niya, sige sir, kailangan mong pakinggan, kailangan mong pakinggan. Kasi sabi ni Sir Nathan, sir, anong sabi mo sa tunog nito? Very distinct siya eh. Parang, ewan ko, yung thump, basta, ito. Compared to other 350? To other 350s, the Classic and the Meteor are pretty much similar, at least for me. And ito, iba talaga siya. Ito yung mas paborito mo? Oo, baga out of the three, ito yung pinakagusto kong thump. Wow, o sige, ito yung kung bakit ito yung paborito ni Sir Nathan. Ay, oo nga, no? Bakit? Anong meron? Ang suspension namin, maybe may kinalaman yung travel nung exhaust. Ah, yung exhaust flow. Yung exhaust nito mga haba eh. This is much shorter compared to the two. But the engines and the headers are exactly the same. Exactly yun the same. Lang, but the positioning of the exhaust, maybe yun yung reason kung bakit. Ang catalytic nito is Euro 4 or Euro 5 na? Euro 5 na ba, Hunter? Euro 5 na yun, sir. Euro 5 na. Euro 5 na tayo. So, ibig sabihin kung, let's just say na natanggalin mo yung restrictions nito, mas lalabas pa yung tunog na to. Yes, mas lalakas pa yun. Kasi restricted ang Euro 5 compared yes. to Euro 4. Oh, so, wow. Hindi nga yung concern. It's a restriction okay. na yun. Do some quick revs. I mean, I would think twice kung papalitan ko pa to ng diba? Aftermarket. Oo, parang tunog aftermarket na siya eh. Hindi siya bulahaw. Hindi. Pero meron siyang ramdam mo siya. Mas ramdam ko kaysa sa dinig eh. Oo, tama. You know? Ay, I'm telling you, sir, iba talaga. Especially pag dinrive mo na siya and then nakagear ka na. Oo, pag may load na yung engine, no? Tapos cruising ka na lang ng... Ano bang red line ito? Nasa... Sarap ng hangin dito ah. Oo sir, malakas ang hangin dito. But again, you're not gonna redline this thing naman, di ba? Pero if you sustain it siguro mga 4,000 RPM, maganda ang sustain ano na ito. Maganda siya. Though ang observahan ko kasi sa akin, when I reach, nag-reg na 100, medyo ano na lang. Ah, okay. So, medyo mahirap ka naman akin. But going to 100 though, that's a different story. Okay lang yun kasi, I mean, this is not meant for speed, first and foremost. Oh, but, tsaka you're not gonna race this bike. Definitely, this is not a race bike po. Disclaimer po, hindi ko siya race bike. Talagang meant for, straight use. But it's good to know na kaya niya mag 100 ng ganun kadali. Yes, mabilis talaga siya. Talaga. Ewan ko. Well, maybe because it's single cylinder. Single cylinder. Oh, character naman ng single cylinder is torquey, right? So, yeah. Yun. Talaga. Yan. Magpasalamat tayo kay Sir Nathan ng Royal Enfield Tomas Morato. Wow. Sabi ko nga sa inyo, sila na namimilit sa akin. Kasi try to ako mag-sound sa ito. Mahiya si sir. Mahiya ako eh. Mahiyain ako eh. Taong bahay ako eh. Pag rider ba, hindi na pwedeng mahiyain. Anyway, so we're here. I'm just... At tumatambay lang ako dito, ma'am, nagte-text na yung mga anak ko, so ma'am, pauwi na rin na uli ako sa Makati. But again, thank you so much to Royal Enfield and to Sir Nathan. Sobrang ganda ng office nila dito. Yes, visit lang kayo guys. Visitahin nyo, tapos pag pinag-test ride kayo, mag-test ride na kayo, huwag na kayo magpakipot pa. Saka kayo ng helmet, tapos Chabon. License. Wear your gear and have your license. Safety first. Safety first. Alright sir, maraming salamat. Thank you sir. Cheers kayo.